Ang hamon sa kakayahan ni Recca. Recca! Hindi ko akalain maniniwala ka sa mga ganyang kwento! Huwag na po kayong magtampo! Nung una naman, hindi na naman ako makapaniwala eh! Yambang igaganti mo pagkatapos itong palakirin at papagaralin! Or how about we start over again? Well, fine then. So when did you start lying through your teeth? Who you calling a liar? You better watch what you say, sonny boy. You're not too big for a good old spanking. At ikaw, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit pinaniwala mo ako na ikaw nga ang tatay ko? Wala naman talagang patutungan itong away na to eh. Correct ka dyan. Alam mo tay, hindi naman talaga ako galit sa'yo eh. Kung hindi dahil sa'yo, sa tingin ko hindi na ako nabuhay sa mundong ito. Kaya naman, gusto ko magpasalamat sa inyo. Dahil tinuring niyo akong tunay na anak. At sa lahat ng oras ay pinadama niyo sa akin ang inyong pagmamahal. Recca, anak. Ngayon sabihin niyo sa akin, paano ba talaga ako napunta sa bahay na ito? Yan ay kung hindi niyo ikasasama ng loob. Alam kong napakahirap tanggapin ako ang kanyang ina, lalo na't matagal na panahon din kami nagkawalay. Subalit, kung alam mo lang ang aking hirap sa paghahanap kay Recca, at ngayon nakita ko... Tama na! Pwede ba huwag ka nang umiyak? Ayokong nakakakita ng babaeng umiiyak eh. Ayoko rin namang maging kontrabida sa harap ninyong lahat. Tatay! Recca, makinig ka sa akin. Alam mo, 15 taon na nakakaraan at umuulan pa noon. Ano ba ito? Isang sanggol. Saan ka ba naman ang galing? Nang mahulog ka sa aking mga kamay, ang pangalang Recca ay nakasulsi sa iyong kasuotan. Naghanap ako ng mga taong pwedeng umampun sa'yo pero wala akong makita. Kaya pinasya kong kupkupin ka na at ituring na anak. Alam mo ba na para kang bagyo na dumating sa buhay ng binatang ito? Anong binata? Hindi ba ang sabi niyo sa amin matagal nang patay ang asawa ninyo? Oo nga pala. Sino naman yung babae na sinabi mong nanay ko na nandyan sa litrato? Yung babae yan. Yan ang paborito kong artista dati. Anak ko! Hindi ba lang nahulaan ni Recca na artista ang babaeng yan sa pelikula? Ang galit ko talaga! Yeah! Ano ba yan? Oo nga! Ay, Nay, alam mo na ngayon ang hirap na pinagdaanan ko sa taong yan. Oo, natutuwa ko't naging mabuti siyang ama. Sabi na sa'yo, may appeal pa rin ang tatay mo! Ayun rin pala kayo. Sa totoo lang, napakababaw naman pala ng nanay mo eh. Bagay nga sila ng tatay mo. Oo nga! Ay, di bali na nga. Alam nyo, pinapunta ko kayo dito dahil may importante akong sasabihin sa inyo. Ngayong bakasyon, pupunta ako sa bundok dahil gusto kong sanayin ang sarili ko. Ha? Huh? Pasisiraan ka na ba? Siguro nga, dahil gusto kong ulit makalaban si Kurei. Pero kuya, sa susunod papatayin ka na niya! Kahit naman tumakbo pa ako at magtago, hahanapin pa rin niya ako. Mabuti na yung handa. At isa pa, marami din silang hawak ng mga mahiwagan sandata at sagradong pergamino na dapat ay pinoprotektahan ko, hindi ba? Kailangan ko matalo si Kure at mabawi ang lahat ng yun. At saka baka may mahanap din akong solusyon sa problema namin ng nanay ko. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kailangan mong tapusin ang iyong mga tungkulin, Recca. Salamat, Tay. At habang wala ka, huwag kang mag-alala sa nanay mo. Pwede siyang tumira dito hanggat gusto niya. Ano bang mga kinahihiligan mong gawin? Mahilig akong mamana at gumawa ng tsaa. Huwag mong pormahan ang nanay ko! Sorry, Tay. Bye-bye! Recca! Matang yun talaga. Recca. Ay.
Simulan na natin. Prinsesa. Recca, aalis ka na lang ba lang hindi mo malang sinasabi sa akin? Sorry ah. Dahil ba delikado? Sorry talaga. Recca Hanabishi! Inuutos ko sa'yo! Mula ngayon, wala kang dapat itago sa akin kahit na gaano pa kadelikado gagawin mo. Maliwanag ba? Prinsesa? Hindi ako kasing hina ng iniisip mo. At pag humarap ka na sa mga pagsubok, alam ko makakatulong ako kahit paano. Tulong? Hindi mo naman kaya magluto para sa sarili mo, di ba? Sasama ka sa akin? Siyempre naman. Maximo, pwede ba tumulong ka naman sa pagtitinda ng bulaklak dito? Nanay naman, walang bibili sa atin kung ako magbabantay at isa pa may ginagawa ko eh. May ginagawa pala ha? Sa iba ko na rin ibibigay ang allowance mo. Antigas ng ulo. Good morning ha. Ah, kayo pala, nasa Tasha. Pwede ba, kutusan nyo na lang para sa akin. Kakainis. Kasi ayoko naman talagang iwan ang nanay na nag-iisa para lamang magsanay. Pero ayoko rin si Recca lang ang magiging sikat sa eskwela. Anong ginagawa mo dyan? Huh? Oh, Ira! bakit kayo nandito? Eh! Inaano ba kita, Lola? Sabi ng nanay mo, kutusan daw kita eh! Max, saan ka ba pupunta para magsanay? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ira. Hindi ka magaling na artista. Heto! Ano yan? Regalo para sa akin? Ang bigat! Buti nga! Ito yung kuchibashio at honest chume. Ang kuchibashio ay may huwagang sandata na mas mahusay pa sa kadenang kare. Kayang-kaya nito gawin ang anumang bagay na iuutos mula dito. Ang honest chume naman ay may limang talim na parang kuko. At sa kamay na isang dalubhasa, kayang-kaya nitong tapatan ang lakas ng kugan angki. Nagpunta ako na Mr. Suko para tingnan ang tungkol dito. At nalaman ko na totoong sandata ng hukage ang mga ito. Alam ko na. Gusto mo magsanay gamit ang mga sandatang to, hindi ba? May pag-asa ka pa pala. Makinig ka, Max. Kilala tayo sa eskwela at alam nila na walang nakakatalo sa ating dalawa. Kaya lang, nang nilabanan natin si Kuro, tinalan niya tayong parang mga baguhan. Napahiya tayo. Alam niya na mas mahina tayo kay Recca. Pero kung gamit natin itong iba pang mahiwagang sandata, maaari tayong maging kasinggaling ni Recca. Hindi ko alam kung anong binabalak mo pero iniisip ko, pwede rin tayong pumunta sa bundok ngayon at sabay na magsasanay. Tayong dalawa lang sa bundok? Pwede ba magseryoso ka naman? Maganda yan. Hindi ako papayag na maungusan ni Recca sa pakikipaglaban. May pangalan ako sa eskwelahan na pinapangalagaan. Basta, huwag mong hahaluan ang kalokohan. Seryoso ako! Si Max to mo lang pupulpo sa pagmumukha ng kuray na yan. May iba ang tingin mo sa akin, Ira! Nagkamali yata ako. Bakit nyo naisipan na ilipat dito mga gamit sa pagkuklon? Nasa uling bahagi na kami ng aming mga eksperimento at nararapat lamang na malapit sa langit ang aming ginagawa. Kumbaga, isang pilosopiyang murat. At isa pa, ito ang gustong mangyari ng aking ama. Sumusunod lamang ako. Ito ang aming cryogenic preservation systems. Lahat ng eksperimento upang madaya ang kamatayan ay nagsimula dito. Pagkatapos namin gumugol ng limpak-limpak na salapi at nagsagawa ng mga pag-aaral, ito na ang naging resulta. Ito ba ang mga clones sa mga tao? Oo. Nagsisimula na rin kaming maghanda upang gumawa ng inyong clone. Kahangahang. Mahal na Pangulo,
Kung nakikita ninyo ang biyayang idinudulot nito para sa inyo, ay itutuloy namin ang proseso ng paggawa ng inyong clone. Yun nga lang, may kakabit itong kaunting halaga. Sabihin mo, babayaran ko kahit na magkano. Sa wakas, matutupad na rin ang aking pangarap na maging isang immortal. Matutupad po ang inyong kahilingan. Opo, dito po tayo. Ang tao nga naman, kahit na siya pa ang presidente ng pinakamakapangyarihang bansa, para pa rin siyang bata. Kahit na nagtagumpay kami sa paggawa ng mga taong clones, ibang-iba naman ang personalidad nila sa kanilang pinanggalingan. Sila ay mga mamahaling manikin lamang. Mr. Mori, may bisita kayo, ang anak nyo. Si Kurei? Anong kailangan mo sa akin, Kurei? Binigo mo ako. Nagpapasok ka na ng estranghero sa aking palasyo. Pinakawalan mo pa ang babaeng manggagamot. Alam ko na kayang-kaya mo silang ubusin kung gugustuhin mo. Pero hindi mo ginawa. Huwag mong sabihin pagtataksilan mo na ang taong kumalinga sa'yo noon. Huwag ka mag-alala, ama ko. Kaya kong ibalik sa'yo ang babaeng yon. Sa ngayon, may malaki kong binabalak. Maaari bang tignan nyo ito? Ang nakatagong kasulatan ng mga Hokage. May sunog ang bahaging ito. Nitong mga nakaraang araw ay may nakalaban ako. Isa rin siyang flame master na nagngangalang Recca Hanabishi. Ang nawawalang bahagi ng kasulatang yan ay nagpakita na lamang kasabay ng apoy. Matagal bago nawala ang apoy, subalit nang mawala ito. Noon lumitaw ang mga mahiwagang salita na yan. Kapag ang tunay na flame master ay dumating, ang lahat ng lihim ng mga Hokage ninja ay mabubunyag. Ibig sabihin, mabubunyag lamang ang lihim ng Hokage sa karapat dapat na Flame Master. Isa lang sa aming dalawa ni Recca ang dapat matira. Ama ko, nais kong kalabanin siya. Sumpay ng Recca yon. Gagawin kong isang malaking pagdiriwang ang kanyang kamatayan. Ano naman ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Ama ko, buhayin mong muli ang Urabuto Satsujin. Ha? Urabuto Satsujin? You wanna bring back that bloodbath? It's too brutal! Bueno, kung mabubunyag ang lihim ng Hokage at magbibigay sa akin ng buhay na walang kamatayan, hindi ako tututol. Yan ang nararapat na kanyang libingan. Prinsesa! Kahit na anong mangyari, huwag kang lalapit sa akin, ha? Oh, sige! Pero bakit? Makikita mo mamaya! Ha? Huwag mong sabihing magsasalay ka na wala yung armband mo! Tama ka! Pero pag tinanggal mo yan, lalabas na naman yung mga nakakatakot na dragon! Naging maluwag sila sa'yo nung una, pero hindi ibig sabihin nun na pakakawalan ka pa nila uli! Nakahanda pa rin ako! Nakita ko isa sa mga dragon sa bahay ng aking ina noong isang araw. Ang araw na yon, hindi lang basta apoy yung lumabas sa aking braso. Ibang klaseng kapangyarihan. Kaya kailangan kong lumakas dahil kung hindi tiyak na matatalo ako ni Kurei. Kaya ngayon, kailangan harapin kong muli ang walong dragon. Pero... Prinsesa, manood ka lang at huwag kang makikialam, ha? Diyan ka lang, huwag kang bababa dito. Panoorin mo kung paano ko tatalunin ang walong dragon sa paraang alam ko! Flame Dragons! Nakakatakot. Hindi ko sila nakitang ganyan dati. Ngayon nalilisik ang mga mata nila sa galit. Si Recca kasi padalos-dalos. Tingnan mo nga naman. May nabubuhay pa palang hangal na tatawag sa akin ay kalawang ulit. Talaga bang nais mo magpakamatay, bata? Tama na! Hoy! Ikaw na may bigote! Lumabas ka sa braso ko nung huli tayo makipaglaban, di ba? Ang galing nga ng bolang apoy na nagawa natin eh! Tingnan mo na, tari! Inalalaki mo lamang ang ulo ng hangal na batang ito! Patawarin mo ko, Beshi. Nagawa ko lamang yun dahil nababagot na ako. Wala akong pakialam kahit ano pa ang dahilan! Ang gusto ko lang ay lumakas! Kaya ibigay niyo ng inyong kapangyarihan! Magsisisi ka ang bugat at palasan!
Diyan ka lang! Okay lang ako, prinsesa. Alam kong mahina ka pa rin. Nauunawaan kong pagnanasa mong makamit ang aming kapangyarihan. Subalit hindi namin maaaring ibigay ito dahil hiningi mo lamang. Hindi mo kami alipin. Pero kung nais mong makamit ito, pasunurin mo kami gamit ang sarili mong kakayahan. Sige, okay lang sa akin yun. Paluluhurin ko naman kayo sa aking harapan. Apo! Nagot ka ngayon. Teka! Masyadong mahina. Umalis na tayo dito. Hindi man lang natin ang matapos nating atakihin. O ano, hanggang dyan na lang ba ang kapangyarihan ninyo? Huwag niyo sabihin ganyan kayo kahina. Ang mabuti pa, magsama na kayo para medyo naman lumakas ang konti. Pinapatawa mo ako. Tiyak na hindi ako mababugot sa mga gagawin namin sa iyo. Hindi ko na siya mapapatawad pa ngayon. Sige lang, nakahanda na ako sa inyong lahat. Magtatagumpay ako sa inyo. Yeah! Aray ko naman! Pabihira ka naman, Ira! Ba't mo naman tinutuo? At bakit hindi ko totohanin? Natatakot ka ba? Gamitin mo nalang yung kuchibashi o para labanan ako! Dahil kung hindi, maiiwan tayong nakatunganga sa laban nila Recca at Ikorey! Nakuha mo ba? Nakuha ko na! Kung yan talaga ang gusto mo, ay paparamdam ko sa'yo ang bangis ng hagupit ng aking pag-ibig! Ang baduy mo talaga! Tumira ka na lang! Tama na! Lalakas na kayo pero bago mangyari yung patay na kayo! Hindi ba dito nagsasani si Recca? Yun ang sabi niya. Kuya Recca! Wow! Ang cute ng aso! Huwag mong hawakan yan! Hindi yan ordinaryong aso! Dilan! Nagsasanay ka rin sa sarili mo, no? Ba't siya nagagalit? Nakakatakot ang aso! Nandito ako upang maghatid sa inyo ng isang mahalagang mensahe! Ang aso! Nagsasalita! Ang teknik na yan ay tinatawag na kuchiyose. Isang kakayahan ng ninja na gumamit ng hayop o ibang bagay para magsalita. Ibig sabihin, pinagbabantay sa atin yan dito. May dala akong mensahe sa inyo mula kay Master Kurei. Sabi ko na nga ba? Kaya ko kayong tapusin anumang araw, anumang oras. Kaya lang hindi yun makakapagpasaya sa akin. Kaya inaaniyahan ko kayo sa aking paligsahan, ang Urobuto Satsujin. Inihahanda na ang pagdarausan nito. Huwag kayo pumayag! Ano ba yung Urobuto Satsujin? Masama ang narinig ko tungkol dyan. Maraming namamatay na tao. Kaya huwag kayo papayag! Hindi namin kayo papayagan tumanggi sa aming panyaya. Dahil pag ginawa niyo yan, isang nakakakilabot na katapusan ang inyong mararanasan. Sa bagay, hindi na magiging kapalaran niyo pag pumasok kayo sa paligsahan. Magandang ideya yan! Tinatanggap ko! Oh, kamusta na kayo? Recca! At si Anna! Sabihin mo sa amo mo! Handa na akong talunin siya! Mangas kang talaga! Wala kang karapatan para insultuin ang aking Panginoon! Hindi kita mapapatawad! Iniinsulto ko lang si Kurey, nagalit ka na. Eh kung ganon, tayong dalawa na lang maglaban! Tapos ka na! Kung mabuti pa, sabihin mo sa amo mo, nagagawin kong basa ng pagmumukha niya! Pangas kang talaga! Wala kang karapatang insultuin si Master Kurey! Naman, para iniinsulto ko lang, nagalit ka na agad! Siguro dapat tayo munang dalawa maglaban! Hindi kita mapapatawan! Wow! Seryoso ka na ba talaga? Recca, ano ba yung tatong sa braso mo? Nakontrol ko na yung dalawa sa mga dragon. Pero yung ani, medyo may katigasan pa ng ulo eh. Hanggang ngayon, pakipot pa rin. Gusto ko lang subukan muna ang lakas ng dalawa sa aso ito ni Kurey. Mahimik ka!
problema. Dahil si Recca ngayon ay mas malakas na. Ayuno N, Flame of Dragons! Gawin mo na, First Dragon Saya! Yeah! Yeah! Ang braso ni Recca! May lumalabas na talim ng apoy! Tapos na ang oras ng paglalaro. Bakit hindi kayo magpakita ng mga mukha sa harapan ko? Gusto niyo pang masaktan, ha? Nadare-dane! Fireball! Ang pangis! Kaya silang talunin ni Recca. Kaya wala kang dapat ikatakot. Nagkakamali ka, Ate Anna! Huh? Ang alam mo, lumakas nga si Kuya Recca. Pero hindi mo alam kung gaano kalakas ang dalawang yan. Sila ang pinakamalakas sa mga pinakamalalakas. At alam ko, hindi mananalo si Kuya Recca sa kanila. Pero nakita mo naman ang ginawa niya kanina. Kulang pa rin yun. Kung talagang gugustuhin ni Najinjuro at Prisyo, kaya nilang patay si Kuya Recca. Sila ang pinakamalakas sa pangkat ng Uruha kung saan namumunong si Kuya Kurei. At wala na tayong magagawa pa. Dahil pag hindi tayo sumali sa paligsahan ng Urabutos at Sujin, sigurado kamatayan para sa ating lahat. Alam nyo, sa lahat ng ayoko ay yung mga taong mahilig mag-espiya sa akin. Pero ngayong nakita nyo na ang aking kakayahan, bumalik na kayo sa amo nyo at sabihin nyo na kalimutan na niya ang paligsahan dahil hindi niya kayo mapipilit sumali. Huh? Kahanga-hanga ang determinasyon mo. Huh? Anong sinabi mo? Inaamin ko, nakakaaliw ang nasaksihan namin kanina. Pero ang ganong klase ng kapangyarihan ay hindi makakaapekto sa amin ni Bricio. Sinong niloloko mo? Baka gusto mo ngayon pala magkaalaman na kung sinong mas malakas sa atin. Ngayon mo ba gustong mamatay? Huwag kang mag-alala. Lalahok din kami sa paligsahan ng Urabuto Satsujin. At kung makakayanan mo, baka magkaroon ka pa ng pagkakataon na makaharap kami sa laban. Ang yabang mo, ah! Dahan-dahan ka ng pananalita. Hindi mo alam ang panganib na dulot ng paglahok sa paligsahang ito. The participants come from all over the country, wielding every kind of weapon. And nearly all of them have Hokage Madogus. Pangkaraniwan lang ang taglay ninyong kapangyarihan. Pangkat laban sa pangkat ang paligsahan, hindi isahan. Mukhang mas mahina pa sa'yo, Recca, ang tatlo mo pang kasama sa iyong pangkat. Baka sa unang bahagi pala ay bumagsak na sila. Bawiin mo sinabi mo! Hindi porket malakas si na Recca, ibig sabihin mahina naman kaming katim niya! Pabayaan mo sila, Max! Huh? Alalahanin mo na hindi nila alam na nagsanay din tayong mabuti kagaya ni Recca. Ayoko man sabihin, pero hindi na ako katulad ng dati, dahil nagsanay din ako. Dilan? Bakit? Huh? Bakit kayo pa? Bakit kailangan niyo pang isugal ang mga buhay ninyo? Bawat isa sa inyo ay gustong patunayan ang kanyang lakas, pero...
Yan ang kapalaran ng sinumang may hawak na mahiwagang sandata. Ang lumaban para sa kanyang karangalan. Ang iba naman ay para sa katanyagang dulot ng tagumpay. Subalit ang lahat ay haharap sa mukha ng kamatayan. At anong makukuha namin kapag nanalo kami? Ano pa? E di ang mga mahiwagang sandata. Mapupunta sa mananalo ang taglay na mahiwagang sandata ng isang talunan. Pero ang totoo, ginagamit lang ni Kure ang Urabuto Satsuji para makuleta ang lahat ng mahiwagang sandata. Ganun palang ginagawa niya, ha? Bumalik kayo ngayon sa amo niyo at sabihin niyo na hindi ako natatakot tumarap sa kanya. Ngayong may konti ka nang nalalaman, gusto mo nang lumaban, ha? Madali kang matatalo dahil sa iyong kahangalan. Hanggang sa muli nating pagkikita! Wala sila. Teknik yon ng isang mahusay na ninja. Magaling silang talaga. Hindi lang kuchiyosi ang alam nila. Kulang ang salitang magaling para ilarawan sila. Pagkasama na nila sa pangkat si Kuya Kure, imposible na silang matalo. Tayo ang magtatagumpay sa paligsahan ng Urabuto. Sisiguraduhin ko. Para sa karangalan nating lahat! Ang mga paanyaya ay pinadala sa iba't ibang mandirigma na lalawak sa paligsahan ng Urabuto Satsujin. Maging si Lorcan ay nakatanggap rin. Natatakot ka ba? Lorcan? Gusto ni Kure na masaksihan ang aking kamatayan. Ang aking malagim na kamatayan, kaya niya ako iniimbita sa paligsahan ng Urabuto Satsujin. Tama ka. Tumakas ka na kung gusto mo mabuhay. Mag-ibang bansa, sa lugar kung saan ka hindi masusundan ni Master Kure. Okay ka lang, Baray, ha? Ba't kanya na sinasabi mo? Patawarin mo ako. Napag-utusan lang ako na ibigay sa iyo ang paanyayang ito. Paalam. Sana hindi na tayo magkita pang muli. Sasali kayo sa paligsahan? Yan ang tanging paraan. Ginagamit ni Korea ang paligsahan upang makalap ang lahat ng mahiwagang sandata. Mga sandatang nilikha ng aking mga ninuno at dapat kong protektahan. Maaari nga. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng sandatang ito. Hindi kami makakapayag na magpatuloy pa siya sa ganitong mga gawain. Ano po bang inaalala niyo, Miss Kagero? Hindi ba binigyan mo naman kami ng mga mahiwagang sandata na maaari namin magamit? Kaya lang, ngayon ay haharap na kayo sa tunay na panganib at lubhang natatakot ako para sa inyong kaligtasan. Huwag kang mag-alala, inay! Pero tama siya! Hindi mo maiaalis sa amin ang hindi mag-alala. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kinakailangan niyo pong lumaban sa mga masasamang taong yan. Kung ako lang masusunod, hindi ko na kayo papayagang sumali sa paligsahang yon. Prinsesa? Sandali lang, Ana. May mga hawak na rin kaming sandata na Hokage. At kahit hindi kami sumali sa paligsahan, tiyak na hindi nila kami patatahimikin. Kung kinakailangan lumaban, gagawin ko sa isang patas na arena. Saka okay na kami ngayon. Dahil kasama natin sa pangkat si Tila Mikagami. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Magkasama lang tayo sa pangkat pero hindi tayo magkaibigan. Sister! Ang paligsahang yun ang magtitipon ng mga mandirigmang nagtataglay na mahiwagang sandata. Maaari isa doon ang pumatay sa kapatid ko. May paghihiganti ko rin ang kanyang kamatayan, kaya ako sasali. Patawarin mo ako, Dylan. At isa pa, maaaring nasa paligsahang ding yon ang gamot na makakapagpakawala sa sumpa ng nanay ko. Prinsesa, nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa aming lahat. Pero alam mo, nagsanay ako mabuti para lamang mapangalagaan ka. At habang kasama kita, wala nang iba pang makakatalo sa akin. Kahit kailan ay hindi kita paiiyakin at hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay mo. Pero... Prinsesa, manalig ka sa amin. Magtiwala ka. Sana'y magtagumpay tayo. Okay! Simulan na ang laban! Kumanta ka ngayon, Kuri! Lahat sila magigiting.
sa malaking estado na pag-aari ni Ginoong Augustus Mori itinakda ang paligsahan. Isang lugar na hindi makikita sa mapa. Ang mga mandirigmang nagtataglay lamang ng paanyaya ni Corey ang maaaring makapasok sa loob nito. Lahat ay tinitipon sa isang arena na kung tawagin ay Satsujin Dome. Naku naman! Sabi ko na nga ba eh, dapat naiwan na sina Ana at Lola sa bahay. Kahit saan, hindi pa rin tayo sigurado sa kanilang kaligtasan. Alam ko, pero huwag kang mag-alala! Mananalo naman tayo eh! Huwag mong ismulin ang mga makakalaban ninyo! Sino ka naman? Ikinagagala kitang makilala! Tawagin mo na lang ako sa pangalang Kondo! Kondo? Ha? Huh? Suot niya ang katakagutso. Hoy, Lola! Siya nga pala si Kondo! Ang kaibigan ko! Hindi ginagawang laruan ang mahiwagang sandata! Huwag na kayo magalit! Stop toy lang yan eh! Kahit na ano, hindi tayo nagpunta dito para maglaro! Hmm? Hoy, gorilla! Pwede ba huwag kang makialam? Huh? Sinong gorilla? Kutong lupa! Pag nahulog talaga ko sa akin, tanggala naman naman sa loob! Wala akong titira ko! Mukhang nakakita si Max ang bagong kaibigan, ha? Mabuti naman! Maligayang pagdating at salamat sa inyong paglahok sa aming paligsahan. Ibinili na kayo sa akin ni Master Corey. Ikaw siguro si Recca Hanabishi. May patakaran kami sa paligsahan ito. Kailangan 5 miyembro bawat pangkat. Sa nakikita ko, 4 lang kayong lalahok. Kung sakasakali, ako na ang tatapos sa iba pang laban. Narito ang kontrata. Kahit na anong sandata ay maaaring gamitin, kaya lamang ito ay illegal na uri ng paligsahan sapagkat kamatayan ang hinaharap ng mga talunan. Walang sisihan. Nakakatakot. Huwag kang mag-alala. Nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Max. At pwede ba ang damit ko? Kailangan ng mga talunan na isuko ang kanilang sandata. Kailangan din nilang bigyan ang tagapangasiwa ng paligsahan ng kahit na ano. Teka sandali. Hindi tama yan. Pag natalo kami, meron pa kaming dapat ibigay sa kanila? Yan ang batas ng paligsahan. Magbibigay yun ng lakas sa inyo para huwag magpatalo. Oo nga naman. At dahil mapilit ka, ibibigay ko ang Anjo Yoyi Professional T-shirt ko! Hindi pwede. Ano? Well then, how about I show you these puppies? Or better yet, how about a chance to feel my big luscious boobs? Come on, you know you want them. Really? Feel your boobs? Get a load of those! Woo! Whoa! Now that sounds real nice. But I can't do it. Ako na lang! Payag ako kahit maging alipin ninyo! Sigurado ka? Bata pa yan, oh! Usapang matanda, huwag kang sasabat! Ha? Ang galing mo naman, Ira. Hindi kayo magsasabi kung ano ang inyong iaalay. Ang nangangasiwa ng paligsahan ang magdidesisyon niyan para sa inyo. At napagkasunduan na inyong iaalay ay si Ana Yanagi. Ako ang napili niyo? Gusto niyong iaalay ko ang sarili ko? Pero wala ko masyadong ipagmamalaki. Ana naman! Hindi yun ang ibig nang sabihin! Hindi ka nagkakamali. Nais ng tagapangasiwa ay ikaw at ang kapangyarihan mo magpagaling. Nagbibiro ka ba? Hindi ko pwede ialay sa inyong aking prinsesa! Hindi ako nagbibiro. Ang ibang pangkat ay naghanda na ng kanilang alay kung sila ay matalo. Maaring kaibigan, kamag-anak o kabiyak ng buhay. Kaya hindi ito isang biro-biro lamang. Kung ayaw niyong mawala si Ana sa inyo, huwag kayong magpatalo. Ganun lang kasimple yun. Kaya nyo bang panindigan ang inyong kasama? Huwag mo ko insultuhin! Ibang usapan talaga pag prinsesa ko na ang madadamay! Kung di nyo isusugal ang buhay ni Ana, mababaliwala ang inyong paglahok sa paligsahan ito. Prinsesa, anong sinasabi mo? Pumapayag na akong maging alay ninyo. Ha? Ano? Anong ginagawa mo, prinsesa? Tama na. Gusto ko rin naman makatulong. Ayokong manood na lamang habang kayo naglalaban. Natatandaan niyo pa ba? Nung iniligtas niyo ako nun sa palasyo, ako lamang ang walang nagawa para tulungan kayo sa pakikipaglaban. Pero ngayon, pwedeng-pwede na rin akong makipaglaban kasabay ninyo. Naniniwala ako sa inyong kakayahan at alam kong hindi kayo matatalo. Pero, prinsesa, pag-isipan mo itong mabuti.
Huwag ka mag-alala, Recca. Hindi mo na mababago ang desisyon ko. Kung nagawa niyong isugal ang inyong buhay para sa paligsahang ito, ganun din ang nais kong mangyari. Hindi na ako magdadalawang isip. Prinsesa. Mukhang nagkakasundo naman ang lahat. Ngayon, oras na para sa ating munting pagsubok. Malalaman natin kung handa nga kayo para sa paligsahang ito. Noong una ay hindi rin ako makapaniwala na ang isang tulad mo ay makakatapat sa husay at galing ni Master Kurei. Maaring tsamba lang ang nangyari. Ikaw ang bahala. Putal, sukan-sukan na ako sa pagbumukha mo eh. Pagsisisiyaw ang pang-iinsulto mo sa amin! Manda kayo! Tapusin niyo na sila! Kung gusto niyo ng mamahinga, sabihin niyo lang sa akin. Dito pa! Sa bagay, napakadali para sa kanila na tapusin ang mga hangal na yon. Papasa na ang ganyang uri ng pakikipaglaban. 20 segundo para tapusin ang 40 mandirigma. Sinabi na huwag mo kami insultuhin eh! Ang galing! Bilib na ako sa inyo lahat! Mahusay pala kayo! Hindi nga masama. Dahil nakapasa na kayo sa pagsubok, maari na kayong lumaho. Ito ang daan papasok sa paligsahan. Maraming mantiligma ang nag-aantay sa inyong pagdating. Kumpara sa mga nakalaban nyo ngayon, ang mga kalahok sa palarong ito ay higit na malakas at higit na makapangyarihan. Wala nang atrasan. Ang panghuling laban ay kay Kurei, hindi ba? Tama ka. Tumuloy na tayo ngayon. Tayo na! Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito, di ba? Kumukulo na nga ang dugo ko para makipaglaban eh! Ganun din ako. Tayo na! Oo! Antayin mo ang aking pagdating, Kure. Tatapusin na natin ang labang ito. Dito magsisimula ang pangkat ng Hokage. Ngayon ay harap sila sa maraming pagsubok. Mga mandirigmang pinaghusay ang bawat kakayahan. Sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Ang paligsahan ng Urabuto Satsugen ay sisimula na. Tinatawagan ang lahat ng mga kalahok na pangkat. Mangyari lamang na magtipon-tipon ngayon sa gitna ng arena. Ilang sandali na lang at magsisimula ng paligsahan. Magkakasubukan na. Oras na para lumaban at manalo. Tayo na! Espada ni Shura, ang unang pagsubok ni Dilan. Ang paligsahan ay formal na bubuksan sa loob lamang ng 2 oras. Ang mga kalahok ay inaatasang magtungo na sa kanilang mga takdang lugar. Inuulit ko, ang paligsahan ay formal na bubuksan sa loob lamang ng 2 oras. Ang mga kalahok ay inaatasang magtungo na sa kanilang mga takdang lugar. Master! Ngayon pa nawala si Recca, oh. Aroy! Okay ka lang ba? Pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako eh. Baka nasaktan kita ng gusto. Hindi. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Mabuti naman. Sige. May gagawin pa ako eh. Pasensya na ulit. Sino kaya yun? Masyado naman magalang. Siguro may importanteng bagay lang siya gagawin. Hokage! Ay! Kayo ang Hokage, diba? Oo! Ilang minuto na lang magsisimula na ang opening ceremony. Saan ba kayo nagpunta at ang hirap nung hanapin? Teka, nasa niyo yung sinong kasama?
Ewan! Nandyan lang yung sa tabi-tabi. Baka natutulog. Kasi naman eh. Masiray-siray muna pa. Inaisip tuloy na mamasyal na lang kaysa naman mapagod sa mga spits-spits na yan. Kaya dyan ka muna! Sige, kung gusto naman disqualify eh. Ano? Pag-iwi mo lang sinabi! Halapin niyo na siya. Kailangan kumpleto kayo bago magtalumpati yung tagapangasiwa ng paligsahan. Ano ba yan, mga baguhan? Ha? Akala mo kung sino? Ha? Recca! Bumalik ka na dito! Sabihin mo nga hindi natin kasama, Maito! Ano yun? Mukhang hindi madaling makalabas dito ng basta-basta. Relax ka lang. Pabayaan mo sila. Magpasalamat ka nga't hanggang ngayon ay buhay pa tayo. Kanina ka pa ba dyan? Nauna ako sa'yo ng kalahating oras bago ka dumating. Ano? Eh bakit hindi man lang kita nakita? Baka may iniisip ka malalim. Huwag ka mag-alala. Ganon talaga kapag may mga ganitong uri ng paligsahan. Nakakatawa ka! Para tayong mga siraulo, no? Okay lang sa akin yun. Kahit na alam natin magkalaban tayo sa paligsahan ito, pwede pa rin naman tayo magsaya. Hindi ko lang alam kung mabait ka talaga. Isip bata ka pa rin. Rico, hindi ako isip bata, no? Siya nga pala, ako si Kukai, mula sa pangkat ng Ku sa Tohoku. Ako si Recca na busy ng Hokage team. Master! Saicho, ano problema? Kasi... Ganun ba? Recca na busy! Kailangan daw natin dumalo sa pagbubukas ng paligsahan. Ha? Kailangan pa ba yun? Recca! Nandito na mga kaibigan mo para sunduin ka. Ira! Nandito ako sa taas! Malaki ang posibilidad na magiging magkalaban tayo, hindi ba? Sigurado magiging magandang laban yon. Sigurado? Teka, yun yung lalaki kanina! Kuya Recca! Dito ang pwesto natin! Ingay-ingay mo, tumahimik ka muna at magsisimula ng programa. Hokage team present ang lahat! At ngayon naman, magbibigay ng maikling talumpati ang tagapangasiwa ng paligsahang ito si Ginoong Augustus Mori. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Mga magigiting na mandirigma, ako si Augustus Mori, ang tagapangasiwa ng paligsahang ito. Please, give me a break. My name's Goron. Oh, Goron, you're so cute. Oh, Goron, I'm your fan. I can't go anywhere with you guys. Hey, didn't I warn you guys? Just knock it off, I said. These guys are completely out of their minds, aren't they? Recca. Mapupunta sa magwawagi ang lahat ng gantimpala. Subalit, walang ititira para sa mga talunan! Ano? Nais nyo pa bang lumaban? Inubuksan ko na ang paligsahang Urabuto Satsujin! Pagbutihin yung lahat ang pakikipaglaban!
You know, Mario, sana naman mas maging maganda ito sa nakaraang paligsahan. Oo nga. Huwag kayong mag-alala. Pero ang paborito pa rin namin ay manalo ang inyong anak. Mula sa pangkat ng uruho ko rin ay, di ba? Hindi ako nakinig sa payo mo noon, kaya malaki ang natalo sa akin. Malaki, malaki. Ngayon, mananalo ka na. Iniutos ko sa pangkat ni Kore na sa bandang huli na pumasok sa paligsahan ito. Nang sa ganun, ang pinakamalakas ang makalaban nila. Ganun ba? Bakit hindi mo ituro sa amin ang iyong paboritong pangkat bukod sa iyong anak? Kailangan pa ba? Bueno. Opo. Masdan ninyo ang team number 64, ang Hokage team. Sila ang tinatayang dark horse sa paligsahan ito. Pero imposible. Baka naman nagbibiro ka lang. Mukha pa sila mga batang musmos. Sige noong Mori talaga. Masyadong palabiro. Muntik na akong maniwala sa sinabi niya. Hahatiin ang 64 na pangkat sa 4 na grupo. Tatawagin natin group A, B, C at D. Ang mananalo sa bawat grupo ang siya maglalaban-laban. 64? Ibig sabihin, ilang beses tayo dapat manalo? 4 na grupo, 16 bawat isa, 16 na beses. At ngayon naman, sisimulan na natin ang palabunutan. Ang unang laban sa group A ay pangkat ng Hokage laban sa pangkat ng Ku. Sila yung... Ipinakikilala mula sa red corner ang Hokage team! Sige, tapusin na natin to! Yeah! Pagbutihan mo, Recca. Pagbutihan ng lahat. At ngayon naman, sa blue corner, ipinakikilala ang Cool Team! Sila kilala? Sila yung mga pamosong mamamatay tao mula sa Tohoku area. Kilalang-kilala sila sa mga illegal na paligsahan kagaya nito. Nanalo sila dahil sa kanilang pambihirang kapangyarihan. Bah! Sila nga yan. Recca! Mukhang malakas kagad na nakaharap natin, ha? Mamamatay tao? Si Kukai? Mula sa araw na ito, magsisimula na ang kasaysayan ng ating pangkat. O, sige! Ikalawang round! Hokage Team Max Domon! Ako yun! Laban kay Minamiyo ng Cool Team! Ikatlong round! Hokage Team Aira Kirisawa! Walang panama yung mga yan! Bumaba ka rito at tayong makarap! Cool Team Fujimaru! Hokage Team Recca Hanabishi! Laban kay Saicho ng Cool Team! Opo! Ikalimang round! Cool Team Kukai! Sa Hokage Team! Pagpipilian pa nila mamaya. Yun lamang po. Ano daw? Bakit ganun? Bakit lang sila? Laban sa pangkat ng Kukai? Oo nga! Wala kayo sinusunod laban. Pwede ba tumahimik kayo? Kahit apat lang kami, makikita nyo! Mananalo kami! Master Kukai, ikaw pala ang lalaban sa kanilang isasakripisyo.
Ako naman ay handang-handa na sa aking laban. Sabit na sabit na nga ako makadaupang pala ng babae yun eh. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Hindi sila madaling matalo. Alalahanin niyong inimbitahan din sila sa paligsahang ito. Opo! Wala akong pakialam! Kahit na mamamatay tao pa mga yan, malalagot sila sa akin! Ipapakita ko sa mga nangaasal sa atin kung gano'n tayo kagaling sa pagtapos sa mga kalaban! Ha! Aray ko! Aray! Tinatawagan ang mga kalahok sa unang round! Ajan na! Dilan, galingan mo! Tabusin mo na ang kalaban! Kaya-kaya mo yan, Dilan! Bakit? Ano ba, Dilan? Hindi pa nag-uumpisa, tumatakbo ka na! Ikaw lang gumagawa nun, Max. Ha? Anong sinabi mo? Mikagami, po, wala na akong maibabahagi pa sa iyong kaalaman. Hinahangaan kita dahil dalubhasa ka na sa aking hiyaman ken teknik. Napakabilis ng panahon. 7 taon na nang simulan ko ang iyong pagsasanay. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabago ang iyong pag-iisip. Hindi na po. Paghihiganti, yan ang pinatutunguhan ng iyong espada at magdadala sa iyo sa landas ng Shura. Nakahanda po ako, Master. Sa paghahangad kong magiganti, dinala ako sa landas na ito. Salamat, Master Kyoza Meguri. Isa ka pala sa gumagamit ng espada, ha? Yo! Iasa ako sa paghawag ng tungkod ng bow! Ang galing! Ngayon, alam ko na kung bakit siya ako naman lalaro ng ku! Ang bilis niya! Paano niya nagawang kontrolin ng tungkod na ilang ganun katali? Ibang klase talaga. Binasag na niya ang sahig, dinurog pa niya ang mga tumalsik na bahagi nito. Paano kaya niya nagawa yung ganun? Dahil umiikot yun. Inay! Miss Kagero! Pinadalhan din ako ni Kure ng imbitasyon, kaya pinasya kong pumunta dito. May palagay akong gusto lamang ni Kure na masaksihan ko kung paano niya tatapusin ang aking anak. Ang sama niya talaga! Huwag ka maglala, Ana. Tutulong ako sa mga laban nila, sa abot ng aking makakaya. Recca! Ang tungkod ni Daikoku ay isang mahiwagang sandata. Ah, ganun ba? Anong ibig sabihin nun? Nakikita niyo lang na ginagalaw niya ang tungkod. Ang hindi nyo nakikita na sa bawat paggalaw, umiikot ito at sa bawat pag-ikot, gumagawa ito ng yanig. Kapag yumayanig ito, paulit-ulit nitong binabalik ang mga tira o tama nito. Magaling ang paliwanag mo! Ha? Bago matapos ang labang ito, ang kaibigan niya ay magkakaroon ng malaking butas sa kanyang katawan. Tingnan natin. Ang mabuti pa, tapusin na lang natin ang labang ito. Para kang isang sirkero. Sa mga pinaggagawa mo. Ah, ganon! Sirkero pala, ha? Masado ka, Dylan Me! Kahit ano pa ang pangalan mo, hindi ka sasanduin ang tungkod ko! Humanda ka ngayon! Yeah! Ah! Handa na pala sila! Simulan na! Yeah! Oh! 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 Paano niya nababasa ang galaw ng kalaban? Hindi yata si Dylan yan eh. Tsamba lang yan! Excuse me! Ako nga pala si Kondo! Ano daw ang target ako? Para mo mabilis na ha! Dylan! Si Dylan, bumagsak na!
tapos na ang laban. Hanggang dyan lang naman pala sila eh. Buti na. Nagsisimula na ngayon ang pagsusupil sa pangkat ng Hokage. Ang pangkat ng Kuang pinakamalakas na mandirigma sa lugar ng Tohoku. Hindi na masamang kalaban para malaman natin ang galing ng pangkat ng Hokage. Tama ka. Ang kanilang pinuno na si Kukai ay may kakayahan katulad din ng isa sa ating pangkat. Kailangan matalo ng mga Hokage ang kanilang mga kalaban. Dahil kailangan kong tapusin ang aking sinimulan 400 taon na ang nakararaan. Okay ka lang? Dylan! Okay ka lang ba? Nasaktan siguro siya na gusto! Patay na yata eh. Yan naman ang gusto mo, di ba? Tinamaan siya, pero naiwasan niya ang pamatay na tira kaya siya bumaliktad. Nakakatawa naman. Pero ganun pa man, hindi na magtatagal ang laban. Dylan, tingnan mo! May sugot ang binti mo! Ang binti ko? Oo nga, no. Diyan pala ako tinamaan. Bakit mukhang kalmado ka pa rin? Huwag mong sabihin lalabang ka pa niyan. Yabang talaga ng isang tong. Huwag mo nang ituloy, Dylan. May tama ka na, kaya mahihirapan kang iwasan ang mga tira niya. Kami na lang ang bahala sa ibang mga laban, Dylan. Salamat na lang. Pero sigurado ako, hindi na niya ako tatamaan ngayon. Alam niyo ba kung paano patigilin ang electric fan? Huh? Nabaliw na yata. Ah, Dylan, may connection ba yan sa labang ito? Para tumigil? Eh di patayin mo. Titigil ang electric fan pag nag-brown out? Ano ba yun? Ipapakita ko sa inyo ang aking sagot. Gamit ang aking ensui. Tumuko ka na, Dylan! Ay, Goku! Tapusin na yung hantog na yan! Yeah! Huwag mong sabihin may tatagal ka pa ngayon sugatan ka na! Isa kang hangal! Nakakaawa ka namang nilalang, Dylan. Pagbibigyan kita, patatahimikin ko na yung bibig mo! Yeah! Ogi Technique! 100 Spikes! Bakal na kamao, ang alas ni Max Domon. Tikman mo ngayon! Ogi Technique! 100 Strikes! Paano ko patitigilin ang electric fan? Ganito! Ano? Hindi pwede ito! Ilalabanan niya ang aking Ogi Technique! Sinasangga niya ang bawat tira sa kanya ng tungkod. Pero, hindi kaya masira ang espada niya? Ha? Ganyan pala. Alam ko na. Nakuha ko ng gusto sabihin ni Dylan. Ha? Kapag pinigilan mo ang pag-ikot ng electric fan at hinawakan mo ito habang tumatakbo, siguradong masusugatan at masasaktan ka ng gusto. Pero kung didiinan mo sa gitna kung saan ito umiikot, madali mo mapapatigil ang electric fan. Malamang naisip ni Dylan ang teknik na yon. Dinidiinan ng insuwi ang dulo ng tungkod at pinipigilan ito sa gitna para hindi na umikot. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang tamaan ang dulo ng tungkod sa lahat ng oras. Isa siyang tunay na sword master. Ang teknik na yon. Ano yun, master? Kung tama ang hinala ko sa taong nagturo kay Dylan Mikagami, hindi mananalo si Daikoku. Makikita mo! Dylan! Hindi ako mapapatalo sa'yo! Ang pampinali! 1,000 strikes! Sanggahin mo! Akala ko pa naman matalino ka, Daikoku. Ha? Mabuti pa tapusin ko na kahibangan ito.
Pinigilan ng espada ko ang bawat galaw ng kalaban. Tama ang hinala ko. Yun ay mula kay Kyosa Meguri, ang kanyang Yomon Ken. Hindi ko akalain na hanggang dito ay makakarating ang mga turo niya. Habang sinasangga, sinasaulo naman ni Dylan ang ginagawang pag-atake ni Daikoku. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang bawat tira ng kalaban ay parang hindi gumagalaw. Panalo na ngayon, si Dylan. Hindi naman sa minamaliit ko ang kakayahan mo. Kaya lang, para sa akin, isang laro lang ang ginagawa mo kanina. Bigo ako. Tapos na ang laban. Nanalo si Dylan. Laban lang yan! Laban lang yan! Bilib na talaga ako sa'yo, Dylan! Makakaisang panalo pa lang tayo. Baka sa bandang huli. Ang bagis mo, kaibigan! Dylan! Nakakahiya ang inaasal ng mga kasama ko. Si Dylan Mikagami. Mukhang siya na yata ang pinakamalakas sa kanilang pangkat. Maaasahan ko ang galing ni Dylan. Kaya mo pa ba, Daikoku? Halimaw ang isang yun. Hindi ko akalain. Matatalo niya ako. Babayaan mo na. Talaga lamang malakas ang iyong naging kalaban. Babawi na lamang tayo sa mga susunod na laban. Sige na, Minamiyo. Minamiyo, mag-iingat ka. Maraming salamat. Ako si Minamiyo, ang ikalawang manlalaro. At ngayon naman, sisimulan na natin ang ikalawang round. Mula sa team ko, si Minamiyo. At mula naman sa Hokage team, si Max Domon! Si Max, nasaan na? Baka sumakitan siyan. Pwede ba, Max Domon? Magpakita ka na? Pasaway talaga. Pag hindi pa sila lumabas, mananalo ang kalaban. Teka, sadali lang naman. Alam ko nandito lang yun eh. Ha? Ano yun? Musika, tumutugtog. Ha? At mula sa red corner, pumapasok kayo si Raging Max Domon! Everybody, come on, shout my name! Manigas ka! Ikaw na lang ang gusto mo, ang yabang mo! Tanim ka lang ang gawin ko, Toto! Umuwi ka na lang! Magugulat sila ngayon sa gagawin ko! Ano ba yan? Sigurado ka bang hindi nakainom yan? Yeah, doesn't he have any shame? Looking good, Domon! Princess! Ha! Center stage calls for me! Siguradong may katapat na lakas ang muscle na yan. Sayang naman kung wala. Binibigyan pa kita ng pagkakataong umatras. Salamat, pero hindi ko pwedeng gawin yon. Bakit ganyan ang itsura ng katawan niya? Mukha nga hindi siya malakas eh. Sisiw lang yan kay Kuya Max! Huh? Max Domon, laban kay Minamiyo! Ikalawang round, simulan na! Okay, sandali lang ang labang to. Wala na. Kinikiliti mo ba ako? Ano bang klaseng katawan to? Hindi malas na nasasaktan. Pakiramdam ko sumusutok ako sa goma. Eto bagay sa'yo! Bakit ka huminto? Pagod ka na ba? Hindi man lang siya nasaktan? Isipin mo na lang, nasira lang kabao niya ang baluti ni Tadeo. Pero bakit ganun? Hindi mo ba alam na ang buong katawan ko ay parang goma? Kaya baliwala kahit ilang beses mo pa ako suntukin. Tingnan nyo, ang braso niya. Patamay mo naman ang suntok mo, Elastic Man. Kung yan ang gusto mo, sige! No! Mahaba ang braso niya. Lagot ngayon. Ya!
Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng estilo, ah. Patay! Paano pa makakaganti si Max? Ang katawan ni Minamiyo ay parang goma. At ang kanyang mga suntok ay parang kagupit ng buntong bagay. Wala nang pagkakataon si Max na makaganti ng suntok. Parang ka naman binabae! Siguro ikaw ang pinakamahina sa pangkatang Hokage. Puro masel, wala namang utak! Sige na, Minamiyo! Tapusin mo na isang yan! Tapusin mo na yan! Huwag naman! Pwede ba? Tumahimik kayo! Ayla! Ano ba? Max Domon! Ba't hindi mo pag gamitin yun? Ano bang hinihintay mo ang Pasko? Si Ayla talaga. Hindi mo ba alam na nagpapabugbog mula ang bida bago niya ilabas ang kanyang tunay na lakas? Anong nagpapabugbog sa una ang sinasabi mo dyan? Ako ang bida. Sa peliko lang ito. Max! Nanalo sa labang ito ay walang iba kundi si... Ay! Bakit mo ginawa yun? Hindi po si panalo. Naintindihan mo ba? Oo. Sige, ituloy na natin. Hanggat hindi ko naririnig ang pambansang awit, tuloy pa rin. Max, pakiusap. Huwag ka na lumaban. Mapapahama ka lang ng gusto. Prinsesa. Tama si Anna. Kailangan natin pigilan si Max. Huwag niyong gagawin yan. Ayra! Sigurado akong mananalo si Max. Marami na rin siyang pinagdaanan gamit ang kanyang kamao. Maaaring sa paningin ng iba ay mayabang siya at sobrang bilib sa sarili. Hindi rin maikakaila na wala siyang nagawa laban kay Kore. Subalit, ako ang nakasama niya sa loob ng isang buwan para magsanay. Alam ko ang kanyang kakayahan. Maaaring bagsak siya ngayon, pero ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya. At lalakas pa siya pag nakita na niyang ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paligsahang ito. Maaaring matagpuan na niya ang kanyang sarili. Kaya kahit sino, walang karapatan para pigilan siya. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ayra, tamang sinabi mo. Pasensya na. Max, ipakita mo na ang bunga ng ating matagal na pagsasanay. Huwag mong sabihin. Gusto mo pa rin ituloy ang laban? Wala naman niya magagawa eh! Tapusin mo na! Alam mo ba na yung katigasan ng ulo ang magpapahamak sa mga katulad mo? Sumuko ka na! Ano? Hindi ka pa ba magpapaalam? Ang akala niyo ba ay mananalo ang pangadyo sa balisang ito? Yeah! Tapos na ang laban. Ang kanyang katawan, hindi yan katawan ng isang ordinaryong nilalang. Hindi ko maisip kung anong klaseng pagsasanay ang kanyang dinaanan para maging malakas. Oh, alam ko na, ang taong yan. Anong ibig niyong sabihin, Miss Kagero? Ang taong yan ay may mahiwagang sandata. Ha? Pero kamaulang ginagamit niya. Nasaan ang mahiwagang sandata? Magaling, nabuko niyo rin ako. Eh? Tinago pala niya sa loob ng bibig niya. Yan ang mahiwagang nan. Sa loob ng kanyang bibig, mananatiling malambot ang kanyang katawan. Ang galing na kasama nyo? Ha? Talagang magaling yan! Ngayon, ipapakita ko naman sa'yo kung gaano ko kagaling! Si Max! Buhay siya! Tama ako. Alam mong iniisip ko? Lumalaban ako sa taong may mahiwagang sandata samantalang ako'y wala. Hindi naman yata tama yon. Dapat patas ang laban! Kasing asim ng ugali mo yung pagmumukha mo. Wawakasan ko na ang labang ito.
para hindi ko na makita ang pagmumukha mo! Tapos ka na! Sabi nila, malakas sa akin sinadtila na Treka. Yan din ang paniniwala ko dati. Pero hindi na ngayon! Paniniwala na ako sa aking sariling kakayahan! Yan ang kuchibashi. Di ba yan yung isa sa mga hawak na mahiwagan sa data ng tatlong hangal? Ipakita mo sa kanila! Max! Ang iyong galing! Itong sayo! Tanggapin mo! Kulag ka ba? Hindi mo ba ako nakikita? Sa likod mo! Minamiyo! Kahanga-hanga. Kaya niyang kontrolin ang sandata na para bang partido ng kanyang katawan. Hindi, Mare. Ang alam ko siya ang pinakamahina sa kanilang tropa. Matagal din kami nagsanay para sa pagdating ng araw na ito. At sa wakas, naging bihasa din siya sa paggamit ng kuchibashyo. Ngayon, sabihin mo, sino sa atin ang bida? Malambot nga yung katawan mo, pero masasaktan ka pa rin sa gagawin ko sa'yo. It's showtime. Oras na para tapusin ang pelikula! Minamiyo! Ang galing mo, Max! Ang galing. Yan ang tunay na Raging Max Domon. Pero dapat, kanina niya pa ginamit ang kuchibashyo. Ha? Manaluko! Max! Double knockout! Ang desisyon sa lamang ito ay tabla! Kailangan na lang niya matutunan gamitin ang kanyang isip. Sayang! Panalo na nga! Naging bato pa! Panalo at isang tabla. Hindi na masamang simula yun. Mukhang nagsanay nga sila ng husto, ngunit hindi pa rin nila mapapantayan ang galing ng ating kapangyarihan. Aray ko! Okay lang! Huwag kayong mag-alala! Hindi naman tayo natalo eh! Sa susunod na laban! Dahan-dahan sa pagsasalita, Recca. Naniniwala rin ako na maipapanalo ni Ira ang susunod na laban. Pero, isipin mo na pagkatapos noon, si Saicho, ang susunod mong makakalaban. Maliit nga siyang tingnan, pero sigurado akong may taglay siyang galing na hindi natin alam. At pagkatapos ni Saicho, nandyan naman si Kukai. Kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya. Kailangan nating manalo bago siya makalaban. Yan din ang iniisip ko kanina. Pero kung sakasakaling mangyari nga at matalo sa laban si Ira, ano nga kaya ang mangyayari sa atin, ha? Rolling Hammer! Sino sa atin ang matatalo? Hindi ako, kundi ikaw, sira! You big freaking jackass! Ha? Ano ba, Ira? Ang sakit nun, ha? Masakit kasi ang biro mo, eh. Hindi matatalo si Ate Ira! Kaya tumahimik ka na! Ay, Recca, mas mahusay na siya at mas magaling kaysa sa akala mo. Handa na ba kayo para sa susunod na laban? Hindi na lang kayo! Ano ba? Mahala ka ba kayo na kamagaling? Napakagaling nilang manuya! Di naman sila ang humaharap sa kalaban. Hindi nila naisip na talagang malakas ang mga batang ito. Patawarin mo ako, Master. Wala po akong nagawa sa harap ng kalaban. Daikoku, Minamiyo. Saicho. Po! Ang papel. Ito po. Mga manunod, konting katahimikan lang po. Si Kukai ang pinuno sa pangkat ng ko ay may mahalagang sasabihin sa inyong lahat. Ano pa inihintay mo? Ah, wala naman! Ano, Master? Kahit anong mangyari, mananalo tayo sa labang ito. Tandaan mo yan. Ang kasaysayan natin ay magsisimula ngayon. Ang yabang mo magsalita! Mga bata lang, hindi nyo kayang talunin! Mahiya ka naman! Kapangalan mo pa naman ang lolo ko! Di palin ang talo! Di tulad nyo naman mukhang aso! Tama na yan. Sabagay, hindi ko sila masisi. Wala pa naman tayong panalo eh. Kaya dapat mahiya kayo. At ngayon naman po,
Sisimula na ikatlong laban. Para sa team ko, si Fujimaru. Mananalo ako sa labang ito. Kahit ano pa mangyari, gagawin ko. Team Hokage, si Aira Kirisawa. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Ikatlong laban, simulan na! Mukhang mabilis kumilos ang kalaban ni Aira. Oo nga, ang labang ito ay tagisan ng bilis sa bilis. Hey mama! Pag nanalo ako sa labang ito, shota na kita! Ano? Pag nanalo ako ka ako, shota na kita! Yun ay kung buhay ka pa, pagkatapos natin maglaban! Sandali lang! Ano bang sinasabi ng taong yan? Nabulok na yata ang utak niya eh! Hindi ako pumapato sa hindi tao! Wala ka na magagawa! Malay mo maging mabait pa ako sa'yo! Hindi na kailangan! Hindi ko pinapangarap na magkaroon ng boyfriend na mukha kong goy! Tumatak ka na lang! Wow! Yan ang gusto ko sa babae, medyo nagpapakipot! Huwag ka magalala, hindi na makita naiiyakin eh! Hindi ba tama ako? Sabihin niyo! Yan! Bako na ko, tigilan mo na yung kabaliwan mo! Ang kapal. Kung ayaw mo, hukumatan na lang kita! Aira! Ang galing! Talagang bagay tayo. Yan ang gusto ko, palaban! Isang pagsubok sa kapangyarihan ng Fuji. Tingnan mo nga naman, may nasisilip na ako. Ang galing ko. Ah! Ito bang nawawala sa'yo? Ah! Wala kang karapatan para ipakita sa maraming taong aking katawan dahil hindi naman ito bold show! Aira, uminahon ka! Pabayaan mo na siya! Yan talaga ang gusto niya mangyari, ang uminit ang ulo mo! Alam ko yun, Recca! Kalmado naman ako eh! At kung dahil lang dito magagalit na ako! No! Hindi pa ako mature eh! Parang ngayon pa lang ay malapit na tayo sa isa't isa! Pagpapayaran mo itong ginawa mo! Kasasabi niya lang na magiging mahina ako sa harap ng kalaban, pero ano nangyari? Etong tikpan mo, Fujin! Nakakaya niyang iwasan ang aking hangin! Ako ang pinakamabilis sa aming pangkat! Hindi ako maabutan ng iyong hangin! Ang bilis! Wow! Pati mo naman sinabi sa akin? Nakakasilaw pala sa ganda yung mga binti mo! Wow! Ate Aira! Ay, baliw! Alam mo bang pwede kang makasuhan yan? Aira! Aira! Huwag kang papatalo! Aira ko! Bakit inuubara niya ng ganyan si Aira? Yeah, you both seem really broken up about it. Here, take these. Huh? Oh, thanks. Dahil sa ginawa mo, ginalit mo ako ng gusto. Magsisisi ka ngayon! Kung sa palagay mo ay mabilis ka, wala ka nang magagawa sa ilalabas ko ito! Ang kasal na yun. Ang Chumi yun, hindi ba? Malamang. Yun ang sandata ni Chunimaru. Balak ba niyang gamitin ang Onis Chume? Itaga mo yan sa bato! Ngayon itong Fujin plus Onis Chume equals ito ang aking lihim na sandata! Ha? Ito ang Casino Chume! Ang hagupit ng hangin! Kaya palang magsama ng Fujin at ng Onis Chume. Pero, paano nangyari yun? Sandali lang, Miss Kagero! Ba't nawawala nga pala yung kristal sa gitna nitong binigay mong Fujin? Hindi ba yung kristal ang hangin? Nang matagpuan ko ang Fujin, ang pangunahing kristal ay hindi nakasama. Inalis na ito marahil lang gumawa at hindi na natin alam ang dahilan.
Isipin mo na lang na kahit kulang, ang iyong Fujin pa rin ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng Hokage. At ang natitira pang apat na kristal ay kaya rin tawagin ang kapangyarihan ng hangin. Pero ibig sabihin nun, hindi masasagad sa 100% ang lakas ng Fujin. Naaalala niyo ba nung una niyong binigay itong Fujin sa akin, may kasama itong kristal sa gitna? Pwede ko ba bang gamitin yon, Miss Kagero? Hindi na, Aira. Ang kristal na yon ay ginamit ko lamang upang makontrol ko ang iyong pag-iisip. Ganun ba? Eh di, pwede ko rin lagyan ng kahit anong kristal ito. Kahanga-hanga. Noon pa man ay napag-alaman na niya ang potensyal na kapangyarihan na Fujin. Sabihin mo nga, Raiha, talaga bang mahalaga para sa'yo ang kanyang Fujin? Oo. Isa ito sa mga pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sandata ng Hokage na nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan, ang Fujin. At habang ginagamit niya ito sa iba't ibang paraan, natututo rin sa mga iba't ibang kakayahan. Subalit. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Napakayabang talaga magsalita niyang si Fujimaru. Hindi porket bago ang sandata ni Aira, eh hindi na niya kayang kontrolin ito. Alam mo, kahit na gano'n pa kalakas ang mahiwagang sandatang yan, baliwala naman yan sa akin. Ngayon, sa larong ito, ako naman ang taya! Ano ba itong nangyayari sa akin? Ang mga binti ko! May problema ba yung mga binti mo? Ano ba? Naiinip na ako! Kanina pa ako nakatayo! Walang pakiramdam ang mga binti ko. Anong nangyari? Hindi ko naman siya nakitang nasugatan. Dahil yun sa hangin. Hangin? Oo. Nang pinagsama niya ang kapangyarihan ng dalawang mahiwagang sandata, parang hagupit ng latigo ang kanyang hangin. At yun ang humigop ng lakas ni Fujimaru nang hindi niya namamalayan. Aira, tapusin mo na yung hambog na yan! Tapos na ang laban. Ayos! Magbabayad ka ng kasalanan mo sa aming mga kababaihan! Uunahin kong lumpuhin yung mga binti mo! Patawarin mo ako! Alam ko naman eh! Alam ko naging napakasama ako sa'yo! Aminin ko na ako pinakamahina sa buong pangkat namin! Maliwala na ako ngayong hindi ko na magamit ang aking mga binti! Wala rin ako sa data! Kaya pwede ba? Patawarin mo na ako! Nakakahiya ka! Para kang pulubi kong magmakaawa! Tama na, Fujimaru! Huwag mong dungisan ang ating dangal! Ang pangit mong umiyak! Papalitan ko na lang ang damit mo! Sige na naman! Patawarin mo na ako! Magdasal ka na! Nagawa ko ang lahat ng yun! Dahil ka mukha mong supermodel ko, Shota! Bakit? Bakit hindi mo pa siya tapusin, Aira? Dahil, ang sabi niya, kamukha ko raw ang supermodel niyang girlfriend! Para yun lang? Kaya naman pala, kamukha ko ba siyang talaga? O sige, dahil tilawag mo akong supermodel at humingi ka naman ng tawad, pinapatawad na kita! Aira! Oh.
Isang mangmang lang ang maniniwala sa mga sinabi ko kanina. Hindi pa ako nasisira ng bait para tawagin ka supermodel. Sukang-sukang ako sa kapangitan mo eh. Walang problema. Nasaktan ko ba ang damdamin mo? Bakit? Wala kang kasing sama. Yan ang pagkakamali mo eh. Minsan nga lang ako humingi ng awa sa'yo. Pinatawad mo naman ako kagad. Ang sweet-sweet mo naman. Pero sa palagay mo ba, magtatagal ka pa sa palad sa'ng to habang ganyan ang pinapakita mo sa kalaban? Ha? Isa kang hangal! Magpapayad ka! May mga tao pa palang katulad mo. Magsisinungaling ako at mandaraya para lang manalo! Hindi ako katulad nyo na sobrang lambot ang puso! Gagawin ko ang kahit na ano kung kinakailangan. Anong sabi niya? Fujimaru. Totoo naman, di ba? Kahit sino pinapatulang ko. Wala akong pakialam kahit na bata pa ito o kaya babae. Kaya ko silang tapusin. Alam mo, sinabi mo lang isang bagay na hindi ko mapapatawad. May mga nakilala na rin ako na katulad mo kung mag-isip. Sina Kurey. Si Gideon. Hindi na dapat kayo pinagtatagal sa mundo. Hindi dapat patawarin. Tingnan natin kung kaya mo pang lumaban. Ira, wag. Cousin Chumi, gusto kong matalo ang baliw na ito. Tulungan mo ako. Ngayon na! Inuwala yung kasin at sumo mula sa Kujim. Kaya palang gawin niyo ni Ira. At ngayon, inuutos ko sa'yo, kasin at sumo. Tapusin at tagpalasan yan! Lionel! Madali niyong naiwasan ng tatlo. Naloko na! Anong masasabi mo ngayon, Miss Pangit? Ito na ang pinakihintay kong pagkakataon na makita kang hubad. Tama-tama, dahil hubad ka rin mawawala ng buhay. Sitas kaya akong gumpisa? Hindi, mas maganda kong sa iba ba? Tama na! Ira! Ira! Unti-untiin ko para lalo ko masiyahan! Ngayon naman, sa iba ba? Gusto mo na ba sumuko, Miss Pangit? Pasensya ka na. Dapat pala binalaan na kita bago pa lang tayo magsimula. Pero ngayon, huli na nila ka! Yan ang kasin na Jume. Pasensya ka na. Dapat pala binalaan kita. Nakalimutan kong sabihin na ang Casino Chume, kinokontrol ko pa rin. Ang Fuji na kinokontrol ni Ira ang lumikha ng airstream na siyang nagpapalipad sa Onis Chume. Magaling ang ginawa niya. Pinahanga mo ko, Ira. Malayo na rin ang narating mo kasamang yung Fuji. Patawarin mo lang ako, Miss Ira. Pinagsisisi ko na lahat ng ginawa ko. Hindi na ako magsisiniwala sa'yo. Mawawa ka na sa akin. Sa lahat ng ayaw ko ay ang taong sinungaling. Totoo na ito ngayon! Hindi na ako makakalaban pa sa'yo. Baka mamatay na ako pag hindi nagapan ang mga sugat kong to. Depende sa isasagot mo kung patatawarin pa kita. Ngayon, mukha ba akong supermodel? O gaya na sinabi mo, pangit? Ah, ikaw ang joke sa lahat na supermodel! Sinayang mo lang ang binigay ko sa iyong huling pag-asa! Nakakatakot! Huwag na nating tatawagin pangit si Ira. Kinatanggal ko na sa bokabularyo ko ang salitang yan.
Ang nagwagi, Hokage Team, Aira Kirisawa! Ngayon, makinig kayong lahat sa akin! Pag meron pang nampasto sa amin gaya ng baliw na ito, ako na ang makakaharap ninyo! Huwag niyo nang subukan kung gano'ng kalakas! Hindi niyo na malalaman kung wala na kayong buhay! Ang galing ng ginawa mo, Aira! Wala yun! Sisiulong sa akin yun! Aira! Kaya mo yan! Alam kong hindi naging madali sa kanya manatiling nakatayo hanggat hindi bumabagsak ang kalaban. Sa ngayon, ang mahalaga, may dalawa na tayong panalo. Isa pang panalo at uusad na tayo sa susunod na laban. Simulan na natin ang susunod na laban para matapos na! Hoy, Kukay! Sino ba sinasabi mong malalakas na mandirigma? Kapal naman ang mukha mong sabihin yan! Hindi sila malakas kung ang estilo ng kanilang pakikipaglaban ay katulad kay Fujimaru! Pasensya ka na pero naasalan talaga ako! Ang mabuti pa magsipaghanda na kayo para umuwi dahil tatapusin ko na sa labang ito ang inyong pangkat! Pinapangako ko yan sa inyong lahat! Ikinalulungkot ko na ganyan ang iyong nararamdaman. Pero sana mapaniwalaan mo ang sasabihin kong ito. Kailanman ay hindi namin naging layunin ang pumatay. Ang tunay na layunin namin ay makamit ang dalisay na lakas. Teka, sa pupunta yun? Saicho! Nandun ang mga kakampi mo sa kabila! Bakit? Sana yung mapatawad mong ginawa sa'yo ni Fujimaru. Sana, magtiwala ka sa akin. Ang aming pangkat ay hindi lahat kinakatawa ng mga katulad ni Fujimaru. Sana'y maniwala ka. Ang bait-bait niyo talaga, no? Ano ka ba, Aira? Sino ba talaga kakampi mo? Tignan mo, ang bendang ito ay yari sa papel. Tama. Papel ang aking kapangyarihan. Dapat ang tawag sa'yo, batang origami. Heh, kaya ba gumawa ng tagak sa papel? Narito. Huh? Bilis naman. Ang papel na tagak ay lumilipad. Ang gandang tignan. Wow! Ito ang hawak mong sandata. Ang Shikigami. Ang bangis na na! Hindi ba yan si Sancho ang pumatay sa 1,000 mandirigma? Oo, tama. Isa siyang mausay na mandirigmang sumasabay sa galing ni Kukay. Ano? Simulan na natin ngayon ang labang ito. 10 minuto. Sa loob ng 10 minuto ay matatalo kita. Ibang klase ka rin, ano? Ngayon, siguradong hindi na ako mababagot sa laban nating dalawa, di ba? Pero bago yan, ipapakita ko naman sa'yo ang sample ng aking kapangyarihan. Huwag mong gagawin yan, Recca. Huwag mong ipapaalam sa kalaban ang lakas mo. Wala tayo sa eskwela, kaya hindi mo na kailangan magpakita ang gilas pa. Kaya pala naaasar ako sa kanya. Ryuno-en! Flame of Dragon! Second Dragon, nadare! Nadare Dan and Fireball! Nalaman din niyang nandito tayo at nanonood sa kanya. Good, Mr. Hanabishi. But tell me, are you challenging us or are you just showing off? That's just my way of saying hello. And to let you know that now's a good time for you all to get out of here. Well, aren't you full of pep? Now I'm a little impressed. But against Saicho, you know you don't stand a chance. Shut up! You ain't seen nothing yet, believe me. So just sit down, be quiet, and maybe you'll learn something! Ngayon!
Sisimulan na natin ang laban sa ika-apat na round. Lumayo muna kayo sa isa't isa. Mula sa cool si Saicho! At sa Hokage si Recca Hanabishi! Mag-iingat ka. Sige, Recca. Ipakita mo sa akin ngayon kung gaano nakalakas ang taglay na apoy.